Well, mga kapopong, kumusta? Well, kung pagbabasihan natin itong pag-aaral o research na ito from Miss Maha sa Ateneo, ay dito ay malalaman natin na ang Pilipinas pa rin ang isa sa mga mayroong highest electricity rate dito sa Southeast Asia. Yes, mga kapopong, yung bayarin nga natin sa kuryente, medyo sumasabay na rin sa electricity rate sa Singapore at ilang pang mayayamang bansa dito sa Asia. Pero ang difference alam niyo naman siguro na ang sahod ng mga trabahador doon sa Singapore at sahod ng mga trabahador dito sa Pilipinas ay alam naman natin na malaki naman talaga ang pagkakaiba, which is ang malaking porsyento nga ng sinasahod ng mga kababayan natin sa kuryente lamang napupunta. Pero ang tanong naman ngayon mayroon pa ba talagang pag-asa na bumaba ang presyo ng singil ng kuryente dito sa bansa? Actually, yes mga kapopong, meron pa naman talagang pag-asa dahil dito sa balita na nagkaroon na ng kasunduan ng Pilipinas at Bansang Amerika na dadalhin o iaalaw na yung kumpanya doon sa Amerika na magdala dito sa Pilipinas sa mga materyales na gagamitin para sa mga SMRO doon sa mga small modular reactors. Well, basically, isa itong klase ng nuclear power plant na medyo may kaliitan compared sa mga nuclear power plant na malalaki talaga. Pero ang advantage naman itong mga SMR na ito kapag kasi ang bawat lugar dito sa Pilipinas mayroong ganito. At kung magkakaroon man ng problema ang isang SMR na nasa isang lugar hindi nito apektado yung ilang lugar since mayroon silang sariling mga mini nuclear power plant. Yes mga kapopong, kung ang bawat lugar ay mayroong sariling SMR o itong maliliit na version ng nuclear power plant. Pero honestly mga kapopong, noong mabalitaan ko na finally matutuloy na itong paggawa nitong mga planta na ito. Pero ang hindi kasi mawala sa aking isipan ay actually dapat kasi sinimulan na itong programa o itong proyekto na ito. Well, alam niyo naman siguro na ilang presidente na ang nagdaan dito sa Pilipinas. At kung noon pa man ay mayroon na tayong kahit mga modular o mga small version itong mga nuclear power plants na ito, ay sana ngayon hindi na masyadong prino problema ng mga Filipino ang bayarin sa kuryente. Pero sinasabihin man natin na hindi nangyari sa Pilipinas yan mukhang ang importante ngayon ay tingnan na lang natin itong magiging resulta na gagawing tulong ng Amerika dito sa Pilipinas para nga dyan sa mga reactors na yan. Pero keep in mind mga kapopong ha, dahil kung pagbabasihan natin ang ilang articles ngayon ay parang meron kasi akong nabasa na ang target muna daw kasing paglagyan o pag-installan niyang mga mini nuclear power plants na yan sa mga lugar dito sa Pilipinas na talagang laging nagba-brown out o laging nangangailangan ng kuryente. Pero kung bigla ka naman magtatanong sa akin ng wait lang Teacher Popong, so kung doon pala nila i-install yan paniguradong hindi pa mararamdaman ng mga Filipino ang pagbaba ng presyo ng kuryente, most especially sa mga cities o doon sa Metro Manila? Well, kung ganyan rin ang inyong nasa isipan medyo may point naman yan. Pero kahit kasi sabihin nating hindi pa ito totally na makakabawas sa malaking bayarin sa kuryente, pero ang dapat nyong tandaan ay kapag kasi nagsimula ng mag-operate yung mga small modular reactors na yan dito sa Pilipinas ang ibig sabihin lang yan ay dyan na posibleng magsimula na pwedeng gumawa na ang gobyerno ng Pilipinas na mas malaking version talaga ng nuclear power plants. Yes mga kapopong, as in kasing laki ng bataan nuclear power plant. Most especially, kung yung mga SMR o mga mini nuclear power plants na dadalhin dito sa Pilipinas ng Amerika magkakaroon talaga ng magandang resulta para sa mga Filipino. At kung matutuloy man yan in the future, na magkaroon nga tayo ng mas maraming malalaking nuclear power plants, ay dyan na talaga surely na mararamdaman ng mga Filipino yung hinahanap nilang mas mababang singil sa kuryente. At syempre ang dasal ko ngayon sana maging successful itong cooperation ng Amerika at ng Pilipinas regarding nga dyan sa mga gagawin nilang SMR dito very soon. At sana rin na huwag mo nang haluan ng politika yung proyekto na yan. Well, dahil alam nyo naman na kung pati yung mga small reactors na yan gagamiting issue ng mga politiko dito sa Pilipinas, ay umasa na kayo na
baka hindi pa nga matuloy yan. Which is ang expectation ko naman ngayon eh, mukhang mayroon at mayroon pa rin talagang mga politiko ang magiging kritiko niyang mga SMR projects na yan. Well, alam niyo naman dito sa Pilipinas. Pero, alam niyo ba ang balak ng gobyerno ng Japan ngayon? Well, balak lang naman nila na magkaroon pa ng mas maraming nuclear power plants sa kanila. Dahil alam nila na mas magiging problema pa raw in the future kung hindi nila ito gagawin as soon as possible doon sa Japan. So kung ang Japan eh, napre-predict ng magkakaroon talaga ng problema sa enerhiya in the future na gumagawa na agad sila ng solusyon ngayon, so paano kaya kung 10 years from now eh, ay wala pa rin ni isang nuclear power plant dito sa bansa? Medyo nakakatakot yan. So kayo mga kapapong, sa tingin nyo, ito na ba talaga ang tamang oras upang gumawa na ng mas maraming nuclear power plants dito sa bansa? Payag ka ba o hindi ka payag? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ng ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!